Ako po si Marilyn Di Consibido na 19G Palma Street, Santa Lucia, Nubaliches, Quezon City. Nasa 19 years old na po ako dito sa Santa Lucia. Bali po yung undoy, first time po nangyari sa amin na ganun po kalaki talaga yung baha. Hanggat sa umabot po dun sa ano po ng kuryente. Susunod po ang takot, sa awa po ng Diyos. Makatawid din po kami kasi talagang andun po kami. Sabi, Diyos ko po Lord, Diyos ko po Lord. Yung undoy po, parang inisip po na muntik na pong mawala yung isa kong anak. Parang nahihirapan po ako kasi akala ko kung mababawasan kami sa pamilya namin. Hindi ko po palalagpasin yung pagkakataon ito upang makapagpasalamat po. Pag pinag-usapan yung baha, ang aming barangay isa sa mga palaging tinatamaan ito. Lalo na kung napakalakas ng bagyo, napakalakas ng ulan, yung tubig galing sa Lamesa Dam, siya yung nagpapabaha dito sa amin, sa aming barangay. Ang bagyong undoy ang nagtulak sa amin para palakasin yung aming kapasidad at yung kakayahan namin sa pagtugon sa ganitong kalamidad. Ano? Si Undoy talaga yung naging inspirasyon ng barangay namin para magsikap na bigyan ng kakayahan at kaalaman yung mga tao natin, katuwang yung DRRNet. Tapos po ng Undoy, nagkaroon po ang barangay ng mga proyekto, kagaya po ng binabaan kami ng ilang ahensya ng gobyerno, kagaya yung kaya sa DRRNet. So nagkataon po na ako ang umati ng seminar sa Art and Garden about po dun sa disaster preparedness. Pinatawag kami ng barangay, lahat ng nasa tabi ng ilog, kasama namin ang DRRNet Philippines, kung saan matutunan namin na hindi pala lahat ng bantang panganib ay disaster. Ngunit ito pala ay maiiwasan at mapaghahandaan sa sasama-samang pag-aaral. Itong project na tinatawag natin, technical assistance, no, on securing the safety of informal settler families o yung tinatawag natin ISFs ay pinapatupad, no, ng DRRNet Philippines o yung Disaster Risk Reduction Network Philippines dito sa Metro Manila. There are about 10 cities involved in the project at ito ay sinusuportahan ng ating mga kasamang galing sa Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy, na nakikipagtulungan din sa Department of Interior and Local Government or DILG. Nagkaroon kami ng oportunidad na tignan kung nagamit ba ng mga komunidad yung mga naituro at natutunan nila mula sa proyekto. Pagkatapos nagkaroon kami ng assessment post-Mario, and binanggit ng marami sa mga komunidad na nakapaghanda sila, nakapag-prepare ang mga pamilya, maayos silang nakapag-evacuate, at meron silang mga daladalang mga emergency bag o sa amin, tinatawag namin go bag, pagtungo nila dun sa evacuation. At napaka-organisado nun, at yung mga committee na na-organize sa mga barangay ay naging functional. Ang proyekto ay isang napakagandang halimbawa o modelo ng CBDRM na kung saan napalahok natin mula sa city government, sa mga barangay officials, tapos syempre yung iba't ibang mga tao sa komunidad. Kung ito ay mare-replicate ng iba't iba pang syudad sa iba pang mga barangay na hindi na-cover ng proyekto, ay napakagandang bagay na kung saan makakapag-allocate sila ng budget para talaga masundan ito dun sa mga saklaw na nasasakupan nila para maiangat pa rin ang kapasidad ng iba pang mga barangay, ng mga tao sa komunidad tungo sa paghahanda at pagkakaroon ng adaptive capacity dun sa mga lugar na kung saan nandun sila sa kalagayang hindi pa sila mailikas. Well, malaki ang naitulong ng programa, no?
sa tulong ng partnership ng Quezon City Government with the DRRNet. Ito yung pamamaraan na nagkaroon kami ng pagsasama para bumaba doon sa komunidad na ituro ang community-based disaster risk reduction and management program. Ang city government ay bumaba sa barangay upang i-capacitate ang ating mga barangay DRM committees para tumugon sa pagresponde kung may mga kalamidad katulad ng pagbagyo at saka yung ni-expect natin lindol. Ngunit ang importante, yung partisipasyon nila sa barangay, sa syudad, kung anong pwedeng magawa nila pagdating sa mga ganitong pangyayari, no? So dito natuturuan ng ating communities kung paano silang gumawa ng plano at sinabi nga nila dapat meron silang contingency plans on their community. Naging instrumental ang community-based approach si BDRM sa pag-promote ng good governance at people's participation dahil una, dinala natin ang level ng disaster risk reduction hindi lang sa LGU kung hindi sa pamayanan, sa bawat bahay, sa bawat residente and then going up to the community or the barangay. Mahalaga ito dahil importante na hindi lang ang mga taga-gobyerno nakakaintindi kung paano ang disaster risk reduction, paano ginagawa, ano ang mga pamamaraan para maiwasan ang vulnerability at ang exposure to hazard. Kung ang mga tao ay alam nila na hindi sila dapat tumira doon sa mga lugar na flood-prone, katulad ng inahalimbawa natin, aalis sila doon, lilipat sila sa mas mataas na lugar. Yung lugar na bahain, kung walang tao na nakatira doon, practically walang risk. Bago po dumating ang Undoy, bahay na po namin siya. Ito bali ang sala namin, tapos yun, CR, baba. Ang bahana po ay, ang tubig ay is nasa dito, nasa sahig. Yun, unti-unti na po kaming lilalabas namin yung mga gamit. Malapit lang po kasi yung ilog. Talaga mabilis lang po talaga siya pumasok yung tubig dito sa aming bahay. Kasi kaunting ulan lang po is wala pang ilang minutes, talagang nasa sahig na ng CR namin yung tubig. Andito po tayo sa barangay Bagong Baryo, Pandi, Bulacan. Dito po kami nalipat. Sa tingin ko naman po, mas maganda po rito kasi mas panatag po yung aming kaisipan. Ang kalooban po dahil sa ulan-ulan po, hindi naman po aabuti ng baha. Tapos tahimik po kami pag oras po na umuulan. Tahimik po yung aming kaisipan na hindi po kami aabuti ng baha. Ang bagyo ay hindi disaster. Ito ay isang bantang panganib lamang na pwedeng iwasan. Kung ang komunidad ay sama-samang nagtutulungan sa kanilang kalagayan at nagpa-plano. I-share ko po ang aking natutunan sa training ng DRRNet, service assessment, early warning system, at DRRM plans para maging handa sila at ang mga susunod pang henerasyon sa darating pang mga bagyo.